Pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway laging sumain niyong lahat. At sumain niyo rin. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Magandang tanghali po, Father. Araw po ng Sabado, ikalimang linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Isama po natin ang ating mga daladalang kahilingan sa banal na misang ito. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, ating aminin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagbibigay mo sa amin ng bagong pagsilang sa binyag, pinagkaloob mo na kami ng buhay ng walang wakas. Kaming pinatawad at binuhay para makapiling mo kailanman, ay pasapitin mo sa kaganapan ng iyong kadakilaan. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagpunta si Pablo sa Derbe at Listra. At may isang alaga doon na ang pangalay Timoteo, anak ng isang mananampalatayang Hudiya at ng isang Griego. Pinatunayan ng mga kapatid sa Listra at sa Iconyo na mabuting tao si Timoteo. Ibig isama ni Pablo si Timoteo, kaya tinuli niya ito sapagkat ang lahat ng mga Hudiyo sa lungsod na iyon na Griego ang kanyang ama. Sa bawat lungsod na kanilang dinalaw ay ipinaalam nila sa mga kapatid ang pasya ng mga apostol at matatanda sa Jerusalem at iniutos na sundin iyon. Kaya tumibay sa pananampalataya ang mga kaanib ng bawat simbahan at dumarami ang bilang ng mga alagad araw-araw. Naglakbay si Pablo sa lupain ng Phrygia at Galacia sapagkat sinansala sila ng Espiritu Santo na mangaral sa Asia. Pagdating sa hangganan ng Mesiya, ibig sana nilang pumasok sa Bitinya, subalit hindi sila pinahintulutan ng Espiritu ni Jesus. Kaya't bumagtas sila sa Mesiya at nagtungo sa Troas. Kinagabihan,
nagkaroon si Pablo ng isang pangitain. May isang lalaking taga Macedonia nakatayo at namamanhik sa kanya. Tumawid po kayo rito sa Macedonia at tulungan ninyo kami. Pagkatapos ng pangitaan iyon, gumaya kami agad sapagkat natantaw naming kami tinatawag ng Diyos upang mangaral sa Macedonia ang mabuting balita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, purihin ng lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Purihin ng lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Panginoo'y papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa. Purihin ng lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Ang Panginoo'y ating Diyos, ito'y dapat malaman. Tayo'y Kanya, Kanyang lahat, tayo lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa Kanyang kawan. Purihin ng lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Mabuti ang Panginoon, pagkat pag-ibig niya'y walang hanggan. Siya'y Diyos na mabutit, laging tapat kailanman. Purihin ng lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Tayong kay Kristo na buhay ay sa langit na kalaan, upang kay Kristo pumisan. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung napupuot sa inyo ang sanlibutan, dapat ninyong malamang napuot na ito sa akin bago sa inyo. Kung kayo ngay sa sanlibutan, iibigin kayo nito bilang Kanya, ngunit yamang hindi kayo sa sanlibutan, kundi pinili ko kayo mula rito, ito'y napupuot sa inyo. Alalahanin ninyo ang sinabi ko sa inyo, walang aliping higit kaysa Kanyang Panginoon. Kung ako'y inusig nila, uusigin din nila kayo. Kung tinupad nila ang aking salita, tutuparin din nila ang salita ninyo. Ngunit ang lahat ng ito'y gagawin nila sa inyo dahil sa akin, sapagkat hindi nila nakikilala ang nagsugo sa akin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Ang ating dalawang pagbasa ngayon ay patungkol sa pagpapalaganap ng mabuting balita ng ating Panginoon. Ang pagmimisyon sa ating unang pagbasa ng mga alagad sa pangunguna ni Pablo at naakay niya si Timoteo, at ang ating ebanghelyo naman patungkol sa paalala ng ating Panginoon na may kasamang babala tungkol sa pagmimisyon sa pagpapalaganap ng mabuting balita na gusto niyang ikalat sa lahat ng dako, nang sa ganun ay maging alagad niya ang lahat. Sa ating unang pagbasa ay naghiwalay na si Pablo at Bernabe.
para lalong maging effective, para lalong mas marami ang marating ng salita ng Diyos. Kaya umiba na ng landas si Pablo at si Bernabe naman ay pumunta naman sa ibang lugar. At doon nga nakita ni Pablo si Timoteo na recommended ng mga tao dahil siya ay mabuting tao bagamat ang kanyang tatay ay Grego, ang kanyang nanay ay Hudyo. Subalit maganda ang kanyang record sa kanilang sambayanan. Kaya nga'y inire-recommend siya ng mga tao na gawing katulong para mapalaganap ang mabuting balita. At narinig natin kung papaano magpalaganap ng mabuting balita si Pablo, hindi sa kanyang sarili. Sabi doon sa ating unang pagbasa, may gustong puntahan si Pablo, subalit ayaw ng Espiritu ng Panginoon. Kaya hindi pinuntahan ni Pablo. Sa ibang lugar pumunta si Pablo. At sabi nga rin po doon ay kinagabihan, sa kanyang panaginip, mayroong isang taong doon sa Macedonia na parang humihingi ng saklolo, puntahan niyo kami. At napagtanto ni Pablo na ang Diyos ang nagpakita sa kanya ng sa panaginip at ninanais ng Diyos na mapuntahan at mabigyan din po ng mabuting balita, maipalaganap din ang mabuting balita sa Macedonia. At ito'y pinuntahan ni Pablo. Ito yung pagsunod ni Pablo sa Espiritu Santo. Hindi sa kanyang sarili, kung hindi, kung saan siya tawagin ng Espiritu Santo, doon pumupunta si Pablo. Kaya naman, tingnan natin kung ano ang nangyari sa mabuting balita ng ating Panginoon, kumalat sa buong mundo. Dahil hindi sa sariling kagustuhan ng mga apostol ang kanilang sinusunod, kung hindi kung ano ang udyok ng Espiritu Santo, yun ang kanilang ginagawa. Isang faktor kung papaano magiging matagumpay ang misyon at ito'y nagampanan ng mga alagad sa ating unang pagbasa. Ang ating ebanghelyo ay patungkol sa paalala at na may kasamang babala ang ginawa ng ating Panginoon. Nang sabihin ng ating Panginoon, tandaan ninyo na pag kayo'y inusig ng sanlibutan ito, sa akin muna ito ginawa nila. Ibig sabihin ng ating Panginoon, kaya nga pinaalala niya yung kanyang sinabing, walang alipin o walang estudyante na mas dakila kaysa Panginoon. Ang ibig sabihin lamang po dito ng ating Panginoon, kung ano ang naranasan ko noon sa pagmimisyon para maipalaganap ang mabuting balita na aking ipinalaganap sa inyo, kung papaanong inalimura ako, kung papaanong itinakwil, kung papaanong minata, kung papaanong inusig, ganun din ang mangyayari sa inyo. Dahil kung ano nga ang aking naranasan ay inyo ring mararanasan. Subalit hindi ibig sabihin ng ating Panginoon na mag-back out kayo, kung hindi ipagpatuloy nyo, dahil ang misyon na ito'y hindi misyon ng bawat isa sa inyo, kung hindi ito ang misyon na ninanais ng Panginoon, ninanais ng Ama, na kailangan ninyong ipagpatuloy, ipalaganap ang salita ng Diyos. Sa mentality po ni Juan sa aming pag-aaral sa banal na kasulatan, ang ibig sabihin po dito ng sanlibutan o mundo ay may dalawang nais ipakahulugan. Ang una ay ang nilikha ng Diyos na mundo na kung saan ay pinuno niya ito ng lahat ng bagay. At pagkatapos na malikha ang lahat ng bagay, pagkatapos na magkaroon ng araw at mayroong kadiliman, mayroong gabi at araw, mayroong mga hayop, mababangis at maaamo, mayroong mga isda, may mga punong kahoy, nilikha ng Diyos sa katapusan ang tao na sinabi nga ng Diyos, likhain natin ang tao na ating kalarawan at sinabi ng ating Panginoon, lahat ng kanyang nilikha'y mabuti kasama ang mundo po dito. Ito ang unang nais ipakahulugan ni Juan
na nilikha ng Diyos na mabuti. Lahat na nandoon ay mabuti. At ang ikalawa namang nais ipakahulugan ni Juan, ang sinasabi ng ating Panginoon ngayon na sanlibutan, ang mundo na sinasabi ng ating Panginoon na magiging against sa inyo, lalaban sa inyo, dahil hindi kayo tagaroon. Bagamat nandoon kayo, subalit pinili ko kayo, tinawag ko kayo para maging akin. Ano po ang hamon sa atin ng ating Panginoon? Parang sinasabi ng ating Panginoon, realidad ang kasamaan. Realidad ang mundo na ito na parang nandito ang kasamaan. Subalit, parang sinasabi ng ating Panginoon na pagtagumpayan ko na ito eh. Kaya nga doon sa sinabi niyang, huwag kayong mag-alala. Ang lahat ng inyong naranasan ay naranasan ko muna-una. Ako muna ang kanilang inusig. Ako muna ang kanilang nireject. Kaya kung papaanong napagtagumpayan ko ang lahat ng ito'y sa pamamagitan ng pagiging mga alagad ko, mapagtatagumpayan din ninyo ito sa pamamagitan ng pagkapit sa akin. Sa misyon na aking iniatang sa inyo, ito ang inyong gagawin. Go on. Huwag kayong manghihinawa at huwag kayong panghihinaan ng loob. Hindi ko kayo iiwan, sasamahan ko kayo. Nawa, sa mga dumaranas ng pagsasakripisyo, sa mga dumadanas ng iba't ibang suliranin, pakatandaan po natin na ang Diyos ay hindi po siya naging smooth ang kanyang buhay noong siya'y nagmimisyon sa mundong ibabaw na ito. Lahat ay naranasan ng ating Panginoon. At kung tayo'y mga alagad niya, at kung tayo'y nagnanais na balang araw, pagdating ng araw, makasama niya'y kailangan din natin mapagtagumpayan ang mga suliranin, mga problema na ating naiinkwentro. Ito ang hamon sa atin ng ating Panginoon sa araw na ito, na sana tayo ay maging mananagumpay pag tayo ay nandoon na sa kaharian ng langit na kung saan ito ang ipinangako ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo at kalugdan ang mga alay ng iyong angkan upang sa tulong ng iyong paglingap at pagsubaybay, ang bigay mo sa aming puhunan ay hindi masayang, kundi tumubo pa ng mga kaloob mong walang katapusan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa.
itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus, ang sa krus ipinako'y buhay lagi bilang handog. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana, sana sa kaitaasan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis at muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitay, sarili niya'y inihain, bilang pagkait inumin, pinagsasalo natin hanggang sa siyang dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarap at natumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay,
gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't maging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, si San Jose ang kanyang banal na espuso, ang mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sa lahat ng masama, pagkaluuban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilalo sa lahat ng kapahamagan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisaayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumaiin yung lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin.
kalilimutan, maawa ko sa amin, maawa ka sa amin. Kudero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, na ito ang ating Panginoong Hesus, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong inaanyayahan sa Kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Take
Ang isa sa gawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Take my eyes and let me see. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsubaybay sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan upang ang mga ipinagpakasakit na sagipin ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niyang nagbibigay galak. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat dapat, kami po ay pagbigyan, bindisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang,
kaisa ng Espiritu, at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo sumandali para po sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakiingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ng isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kung inyo pong mapapansin ay sira na at kailangan ng ipagawa ang extension area sa pagitan ng Main Church at Divine Mercy Sanctuary. Muli po kaming nananawagan sa mga may mabubuting puso na nagnanais maging bahagi ng paggawaing ito. Mangyaring makipag-ugnayan po kayo sa opisina ng parokya o sa pamisahan para sa inyong mga tulong at donasyon. Ikatlo, isang mahalagang paalaala. Mangyaring mag-ingat po tayong lahat sa mga kumakalat na fake account sa Facebook na gumagamit ng ating mga official na video testimonies upang makapagbenta ng di umano'y blessed oils at iba pang mga banal na bagay. Hindi po ito mula sa pambansang Dambana at kailan may hindi tayo maaaring magbenta ng mga binasbasang bagay. Maging maingat po ang lahat. Ika-apat, kaugnay po ng isinagawang grand opening ng ating Kapiyo Osteria ay mahigpit tayong pinalalahanan sa ating panawagang Klego, Clean as You Go, sa lahat ng lugar sa loob ng pambansang Dambana, lalo't higit sa Osteria. Ipinaalam din po sa lahat na gamit ang ating main arch entrance, tayo ay may mga malalaking pre-parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Ikalima, bahagi po ng mga gawain sa pagdiriwang ng kaarawan ni Santo Padre Pio, tayo ay magsasagawa ng mga sumusunod. Una, free legal consultations sa pakikipagtulungan ng St. Thomas More Association of Lawyers for Transformation sa May 20 sa ganap na 9 ng umaga hanggang 4 ng hapon sa Divine Mercy Sanctuary. Adult baptism, confirmation, and Holy Communion sa May 22 sa ganap na 4 ng hapon. Mangyaring makipag-ugnayan kayo sa opisina para sa mga detalye. Ikatlo, Operation Pagbibinata. Libreng laser tuli sa May 24 sa ganap na 7 ng umaga hanggang 11 ng hapon sa Divine Mercy Sanctuary. Ika-6, mga kapiyo, bahagi ng pagdiriwang ng kaarawan ni Padre Pio ngayong 25 ng Mayo, tayo ay magkakaroon ng karapol dito sa pambansang Dambana. Ito ay fundraising program upang matulungan ang ating mga scholar ni Pio. Maaari kayong makabili ng tiket sa pamisahan, sa HR office o sa mga naka-station sa paligid ng simbahan sa halagang 500 piso lamang. Panoorin po natin ito. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos po ninyo ang bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa aming lahat. Upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sa inyo pong lahat, maraming salamat sa inyong pakikiisa sa ating banal na pagdiriwang. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Naialay na po ang banal na misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Diyos. Alleluia, narito na ang araw na dulot ng Diyos. Nabuhay na si Kristo ng ating ari at manunubong.